libo-libong mga mamamayan, kabataan at maging ng mga nakatatanda ang nakiisa at lumahok sa peace caravan na ginanap nitong Huwebes kasabay ng paggunita sa Jebida Massacre na ikinasawi ng maraming Bangsamoro, 53 taon na ang nakalipas. Ito ay inorganisa ng CSO Movement for Moral Governance na binubuo ng iba't ibang mga pribadong organisasyon na naghahangad na mapalawig pa ng 3 taon ang panahon ng transition sa rehiyon. Naging emosyonal naman ang mga lumahok sa peace caravan na nagsimula sa lungsod ng Cotabato at binagtas ang kahabaan ng Maguindanao at Sultan Kudarat Province. Sana ako nagdana ko sa ano. Isa na ako na nabilanggo dahil sa struggle ng MLF ko na nung 1976 ako nahuli. Suspect rebel. Yun ang dahilan. Yung Marcelo, pero naabutan ako ng ceasefire sa bilangguan. Yung na 1976. Sorry lang po kasi... Sinimulan ito 6:30 ng umaga at 4:26 na ng hapon, dumating ang lead car sa entry point ng Cotabato habang ang tail nito ay nasa munisipalidad pa ng Pagalungan. Ayon sa ulat, mahigit 10,000 mga bihikulo at nakatumbas ng mahigit 100,000 mga mamamayan ang lumahok upang ipakita umano ang kanilang pwersa at boses sa panawagan na ipasa na ang hinihinging 3 taong extension. Katulad ng caravan na ginanap noong panahon ng pagsusulong sa Bangsamoro Organic Law, may mga nag-abot rin ng maiinom na tubig at pagkain sa mga lumahok sa caravan. Makikita ang mga mamamayan ng iba't ibang munisipalidad na nasa gilid ng kalsada, hawak ang kanilang mga support to extension banners. Isa na rin dito ang mismong mayor ng Pagalungan na umaga pa lamang umano ay nag-aabang na sa pagdaan ng caravan. Gayun din ang vice mayor ng Raja Boyan. Maging ang mga organisasyon na nasa labas ng teritoryo ng Barm Region ay nagpakita rin ng buong suporta. Katulad ng BCN Isulan Chapter, Unifil Sultan Kudarat Province, Unipad Isulan Chapter at maraming iba pa na pawang nag-abang rin sa pagdaan ng caravan habang isinisigaw ang Yes to BTA extension. Samantala, sinabayan din ito ng opisyal na pagsumite ng 1,000,000 lagda mula sa online petition sa pangunguna ng CSOMMG, Mindanao People's Caucus at Federation of the Bangsamoro Coordinating Councils of the Philippines bilang bahagi ng panawagan sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sertipikahan na bilang urgent ang mga nakabinbing extension bills sa Kongreso. Mr. President, Sir, sana po pagbigyan mo ang mga kuhan Bangsamoro ma-extend ang BTA para po magampanan nila ng mabuti yung napagkasunduan. Yung hindi pa nila nagawa para magawa nila. Nawagan po kami, mahal naming Pangulo at sa mga Kongreso po na bilisan po o sana po mapabilis na po ang BTA extension po. Panawagan ko po sa ating mahal na presidente na Rodrigo Roa Duterte at sa mga senator and representative po, ibigay niyo na po sa amin yung extension ng Bangsamoro transition period po para po tuluyan po namin, tuluyan po ma-implementa po ng tuluyan ang BTA po. Tulungan niyo pong maipasa po ang BTA extension po. Kasi kahit ito lang po, masaya na po kami na matamo po ng Bangsamoro ang tunay na kapayapaan po sa Mindanao. Ang naturang petisyon ay natanggap na ng Office of the President sa parehong araw ding iyon. Para sa iba pang mga balita,
antabayanan lamang ang official Facebook page ng Bangsamoro Media Productions. Just Hashim, Minute News.